Iba kayo. Iba kayo. Thank you. Thank you, Lord. Anak, gising na. Angelo. Wake up. Bakit po parehong malaki ang ngiti niya? Ano po ba meron? Wala. It's a beautiful day. Ako, maganda ang gabi ko. Eh, Chelo, anong oras ka na ba umuwi kagabi? Parang hindi ka na umabot sa kwarto mo, ah. Teka sandali. Hep, hep, poray ba? Kabayan, ikaw talaga. Andiyan yung anak mo. Hep, hep, poray. Ay, Nay! Ano po ba yung hep, hep, poray? Ay, yung ginagawa namin ng mama mo. Hoy! Ay, hindi, ah! Poray! Wala yun, anak. Happy-happy lang yun. Hooray! Oh, yun lang yun, ha? Pero, oo nga, Jello, anong oras ka ba nakauwi? Kasi si Joy, magdamag kang hinintay, kaya... Bakit daw? Okay, ipinaghanda ka. Bali itong bakery, parang celebration daw dahil sa grand opening ng kusina. Gusto ko sanang i-congratulate. Eh, ayun o. Ang dami kang naiwan doon sa inihandaan niya kagabi. Oo. Ba, ano? Patatagalin pa ba natin yun? Kainin natin. Na. Masarap. Na. Sampulin oh, na natin ulit. Go. Beautiful day. Oo. Oh, oh. Beautiful day. Oh, Bubuyet, dito ka sa tabi ko. Hepe! Hello, baby. Oh, kabayan, dito ka, ha? Oh, Hepe, Foray. Anong Hepe, Foray? Ba't po ba sa'yo? Go, bubu na. Lolo Greg. Takot. Thank you.
Joy! Joy, thank you, ha. Pasensya na lang, di ako nakarating. Ayos na yan. Ganun naman talaga yung mga surprise, di ba? Minsan successful, minsan hindi. Tsaka para sa buong bakery naman yun, eh. Sayang nga, hindi ka nakarating. Kasi naman, Joy, sabihan mo ko nung nandun ako. Mukhang masaya ka naman dun sa after party ng grand opening. Joy, alam mo, yung gabi na yon, wala akong masabi dun. Ibang klase yung gabi na yon. Ibang klase. Jello, baka hindi mo na ako makasama sa'yo sa kusina, ha? Bakit? Kaya mo na yun. Naturuan naman na kita, di ba? Marami kasing delivery ng prutas, eh. Kaya ikaw na lang muna. Eh, sige. Mamimiss ka ng mga harina doon. Drama mo? Oy, limang basong wine lang ininom mo, ano, ngenge? Yan, tataa! Oh. Ano yun? Ano ba nangyari, ha? Eh, kasi pag gising ko, wala nang tao, ang dilim-dilim na, iniwan niyo ako lahat. Wait lang, miss. Hanggang what time kayo magkasama ni Sir Angelo, ha? Ano ang ginawa niya? Ikwento mo sa akin lahat yan. Alam mo ito kung hindi ko din alam. Hindi ko na maalala kung ano mga nangyari kagabi. Hindi ko alam kung ano mga pinagagawa ko. Kaya wag mo ko tanungin kung ano nangyari kasi ako mismo hindi ko alam. Nakakatawa. Eh, bakit kinikilig ako? Eh, masama ba, ha? Anong nakakilig doon? Paano kung may ginawa ako na hindi ko na maalala ngayon? Kung ano man yung ginawa mo, eh mukha naman nag-enjoy ka. Ha? Wala ka maalala. O, i-reminis natin. Imagine natin, please smile mo ako. Nagkakalapit yung mga lips niyo. Kitty boom boom, ayaw na maghiwalay. Ewan ko sa'yo, chismoso mo ang lala mo. Excuse me, chismosa. Pwes, kung ayaw magkwento, edi tumayo ka na dyan, halika na, okay? At first day natin ngayon. FYI, huwag mong kalimutan yung corona mo kasi meron kang courtesy sa presidente. Siyempre, Mr. Lucera! Ano, John Lucera 2015! Iyan ang makas pa! Philippines! Hello? Yes, Ina. Magpapa-update lang sana ako sa nangyari kagabi. Hindi na kita makontakt, eh. Sorry, ah. Susensya na, pasensya na. Pero okay naman. Okay naman kagabi. Ikaw, okay na ba yung pakiramdam mo? Okay na ako. Papasok na ako mamaya. So, I'll see you later. See you. Okay, bye. Good morning. Are you ready? Saan? Iatid kita sa school. Hindi na pa. Anak, miss na kita. Pag inatid kita sa school at sinusundo, at least magkakaroon tayo ng chance magkwentuhan. Please? Anak, ano pang problema? Yung mga kaibigan ko, sabi nila ex-convict ka daw. Anak, totoo naman yun, eh. Wala naman ako tinatago. At hindi naman importante sa akin kung anong tingin nila. Mas importante sa akin yung mabalik tayo sa dati.
Laki-laki ko na para ihatid pa. Tsaka wala din naman tayong kotse. Mauna na ako. Actually, Doc, the headaches have become more frequent. Mas lumalala po. May kasamang vomiting? Bihira po, pero naisip po, dahil sa stress lang naman kasi. I mean, I'm always thinking about work, yung business namin. You said you're having back pains and abdominal pains. Kailan mo pa ito simulang naramdaman? Actually po, Doc, sa states pa. Pero naisip po, dahil sa fever, may kasamang aches, pains. David? The last time na nagkita tayo, I suggested that we run a series of tests. And today, lumabas na yung result. Is it something I should be worried about? David, hindi mo na to pwedeng baliwalain. Bestie! Yan ngayon ang official first day ng kusina. Are you excited? I am excited. So exciting! Si Chef Sam, yung asawa niya, kamusta daw? Ay, tumawag na siya sa akin. Sabi niya, safe na daw yung asawa niya. Out of danger, okay? Good. Good. Alright. Checking ko na yung mga bagay-bagay sa labas. Okay, final sige. Touches. Magandang araw sa inyong lahat! Takong? Oh! The ass! Parang naka-multivitamins. Ina? Kamusta ka? Okay naman. Okay naman. Ay, malayabi. Nakatulog ka naman? Himbing. Okay, lalabas na muna ako. Titignan ko yung mga bagay-bagay sa labas. Kayong dalawa, bakit hindi muna kayo maglaro ng game? Taguan. Taguan ng feelings. Diyan kayo magaling eh. Oo. Next time, huwag mo nang gagawin yun, ha? Organized ng party for you, Miss Amar. Oh, it's enough that you're doing everything you can to keep this company strong. I'm happy that Power Marcet is doing very well. Yes, they really hit their target now. So what's on the agenda today? Si Eduardo Benavista. I'm sorry, what was that? No, Miss. We just heard that Mr. Buenavista is applying for a position here in Power Corp. Honestly, I just would like to know your opinion about that. Pwede ba mag-suggest, Ms. Amor, na ipasok siya sa operations, if ever? Kasi alam naman natin kung gaano siya kagaling humawak ng tao. Yeah, simula pa nung nagtrabaho siya sa Vena Mines. And he has a master's degree in business school in the U.S. And also his experience as governor in Punta Verde. If he can manage a whole province, what is it to him to manage a department here? Baka pwede rin naman siya sa amin sa HR. Bakit? Crush mo? Bakit? Guwapo naman talaga siya eh. Guwapo daw. Oo, guwapo siya. Teka, qualification na ba yan ngayon? Hindi, kasi yung director ng foundation natin just resigned. Wala pang kapal eh. And I think bagay si Mr. Benavista doon. We'd love to have him here. He's going to be a very good asset. Ako na. Hindi, ako na. Ako na. Gano'ng karami? Kalahati. Kalahati yan? Mm-mm.
Kung sa habang buhay, isa lang ang sasabihin, ang pangalan mo ang sasamitin. Kung sa habang buhay, ano, Ina? Sakit pa ba ulo mo? Kailangan mong minum kagad ng gamot. Okay? Alam mo naman, eksperto ako dyan dati. Pero ngayon, hindi na. Okay ako. Oo nga. Mukhang enjoy na enjoy ka nga kagabi. Ha? Saan? Sa ano? Saan nga? Hindi, wala kasi ako maalala. Kagabi nga siguro, wala ka sa sarili mo. Pero, ngayon okay ka na. Wala ka talaga matandaan. Wala nga. Anong bang ginawa natin kagabi? Wala. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na yung party kagabi, halatang nag-enjoy ka. Miss Powers? Amo. Miss Powers? Mr. Buenavista? Please, have a seat. Mr. Eduardo, the HR told me you're overqualified. Well, I think it's better to be overqualified kesa sa not qualified. True. The department heads are looking forward for you to work in this company. Hindi ko naman na kailangan tingnan ng resume mo para malaman ang credentials mo. I just want to ask you one question. Why do you want to work here? Hindi naman siguro seryoso yung sinabi mo kagabi. Seryoso. I know I could be somewhere else. Pero wala akong maisip na ibang pupunta. Kundi dito. Para malapit sa'yo. Kung makapaniwala, ikaw ay nasa aking piling. Hindi ako makapaniwala.